Elsie, anak mo? Nang makalipas ang 5 taon ay muling nakita si ni Elsie at Troy sa isang paaralan sa probinsya. Napatingin si Troy sa batang babae na kasakasama ni Elsie. Oo, anak ko. Matapang na sagot naman ng babae. Ni hindi na siya nakamusta ni Troy dahil ang paningin nito ay nakapirmi lamang sa bata. Nakunan ka, diba? Ang bilis mo naman palang makamove on. Sabi pa ni Troy. Sa isip ni Elsie ay talagang hindi na nagbagong ugali ni Troy na magagalitin at mainitin ang ulo katulad na lamang noong amo pa niya ito sa kanilang dating kumpanya. Ngunit nananatiling manhid at mapagmatigas si Elsie dahil kahit naaawa siya sa bata na walang nakikilalang ama ay hindi pa rin mawala sa isip at puso niya ang ginawa nito sa kanya ilang taon na nakaraan. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Troy. Wala akong pakialam. Maring sabi ni Elsie. Tatalikod na sana si Elsie na hawakan ni Troy ng mahigpit ang braso niya. Ilang buwan? O ilang linggo? Isang linggo? Ha? O baka naman habang tayo pa ay nagpapaligaw ka na talaga at nang maghiwalay tayo at nakunan ka ay nagpagalaw ka na rin sa iba. Pagdidiin niya pa kay Elsie. Wala na rin pinalampas pa si Elsie ng mga natitira pang salita at pinakawalan niya na kaagad ang isang malakas na sampal sa pisngi ng dati niyang nobyo. How dare you? How dare you say that to me? Kahit kailan, saksi ang Diyos, hindi kita niloko. Wala akong ibang lalaking minahal maliban sa'yo. Kaya kung anumang kabulastugan at kawalanghiyaan ang ginawa mo 5 years ago, huwag mong ipasa sa'kin. Namumula ang mga mata ni Elsie sa galit at sama ng loob na nakatitig sa mga mata ni Troy. Bago ka pa lang sa channel nito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hi, Elsie! Magko-coffee ka? Maarteng tanong ni Pia kay Elsie nang makita nitong may dala itong tasa at patungo sa pantry. Huminto naman sandali si Elsie upang sagutin ito. Oo sana. Bakit? Nakangiti niya sabi. Tumingin naman si Pia kay Katrina na tila talagang napag-usapan na ito ng dalawa. Pwede bang padamay na kami ni Katrina? Marami pa kasi kaming ginagawa eh. Kailangan na naming tapusin today. Okay lang ba? Walang pag-aalinlangan ng mga utos ni Pia. Palibasa nga ay bago pa lamang doon sa kumpanyang yon si Elsie at matagal na ang mga ito kaya kailangan niya talaga makisama at maging nice sa kanila. Kahit pakiramdam ng iba ay inuutulang siya. Sa bagay, ganito naman talaga ang personalidad ni Elsie. Mabait at papagkumbaba sa lahat. Ngumiti naman si Elsie at saka inilahad ang kamay kay Pia. Sure, akin na yung coffee at tumbler niyo. Sabi niya sa mga ito. Inaasahan na ito ni Pia at Katrina dahil kailanman ay hindi sila pinahindian ni Elsie. Napakabait mo talaga. Here, thank you, Elsie. Tuwang-tuwa pa na sagot ni Pia. No worries. Sagot naman ni Elsie at saka tuluyan ng tumalikod sa dalawa. Nang makatalikod si Elsie ay muling humabol ng tingin ng dalawa sabay sabing, Uto-uto. Sambit ni Katrina sabay nagtawanan sila. Nang makarating si Elsie sa may pantry ay nagsimula na siyang magtimpla ng kape. Dumating naman si Faye, ang pinakamalapit sa kanya sa opisina. Elsie, mahinang sabi ni Faye. Faye, gulat na sabi naman ni Elsie. Tumingin muna sa paligid si Faye bago nagsalita. Napauto ka na naman sa dalawang yon? Hindi ka naman nila sekretary para utos-utusan kanila. Pantay-pantay lang tayo rito ha. Mahina niyang sabi. Eh marami pa daw kasi silang ginagawa eh hayaan mo na. At saka dito lang din naman talaga ang punta ko. Sagot naman ni Elsie. Hay nako kahit pa. Pinapagana mo na naman yung pagkamariya mo eh. Sa panahon ngayon hindi na usong sobrang bait ano. Sige ka ikaw rin. Baka kunin ka kaagad ni Lord. Pananakot naman ni Faye. Natawa na lamang si Elsie at tatawa-tawa pa sa kaibigan. Baliw. Eh kahit ikaw ba naman yung mag-utos sa akin tapos dito lang din naman ang punta ko,
Aba, ipagtitimpla rin naman kita. Ikaw talaga. Sabit niya pero hindi pa rin kumbensido si Faye. Basta, hindi ko talaga feel ang dalawang yan. Sobrang aarte. Naturingang nasa marketing, hindi naman maganda. Pabiru pang sabi ng mga ito. Napatingin naman si Elsie sa kanilang paligid dahil baka mamaya ay may makarinig pa sa kanilang usapan. Grabe ka, hinaan mo lang yung boses mo, baka marinig ka. Mahina nitong sabi kay Faye. Pinagkrus naman niya ang kanyang dalawang braso at itinaas ang kanyang kilay. Pinaparinig ko talaga, pagmamalaki pa ni Faye. Nang matapos siya sa pagtitimplay, bumalik na muli siya sa loob at iniwan na roon si Faye sa may pantry. Ikaw talaga, mauna na ako sa'yo, sabi ni Elsie na hindi magkanda o gaga sa kanyang mga bitbit. Habang binabaybay ni Elsie ang hallway patungo sa marketing department, ay pinagtitingin na naman siya ng iba pa nilang mga katrabaho. Naabutan niya si Napi at Nicole na nagtatawanan at saka pa lamang tumigil nang dumating siya. Pia, Nicole, ito na yung coffee ninyo, nakangiting sabi ni Elsie. Nagbigay naman ng nakakalokong ngiti ang dalawa. Wow, pakiramdam ko tuloy, Nikki, nasa high-end resto tayo dahil sobrang bait at galang ng waitress. Pabirang sabi ng mga ito kay Elsie. Hindi na naman yun sineryoso ni Elsie dahil para sa kanya ay biro lamang yon at hindi intensyon na patamaan talaga siya. True, sagot naman ni Nicole. Napatingin naman sila kay Elsie. Hoy, don't take it personal ah, I'm just kidding, sabi naman ni Pia na tila hindi naman bukal sa loob ang pagsasabing yon. Yeah, I know, I'll go ahead na ha, nakangiting sagot naman ni Elsie at saka akma nang aalis. Thank you, Elsie, nakangising sabi ng dalawa. Muling palihim na nagpasaring si Pia. Grabe, for the utu-utu talaga si ate girl, pahabol na sabi pa ni Pia. Maya-maya pa ay huminto lang sila nang makita ng pagdating ng kanilang boss na kagagaling lamang sa business trip na halos isang buwan ding nawala. Next, nandiyan na si boss. Inspired na naman ang maghapon ko nito. Halos isang buwan din kaya siyang wala dito sa office, kilig na sabi pa ni Pia. Habang sila'y kinikilig, ang iba naman ay tila kinakabahan dahil medyo terror ang boss nilang ito. At istrikto kaya noong nawala ito ng isang buwan sa opisina, ay nagmistulang mga daga na nagdidiwang ang kanyang mga empleyado. OMG, oo nga! Para siyang lalong gumwapo, sabit naman ni Nicole. Nang mapadaan na ito sa kanilang harapan, ay may pagtayo pang dalawa para batiin ito. Good morning, boss! How's the vacation? Maarting bungad ng dalawa. Huminto ang kanilang boss na si Troy at saka sumagot. Good morning. Ayos naman. Kayo? How's your report? Balita ko pa 1 month na yan ah, since nang umalis ako. Wika niya sa dalawa. Nagkatingin na naman sina Nicole at Pia. Actually ipapasa na po namin ngayon, sabi naman ang dalawa. Please make sure of it. I need it today, tugon naman ang kanilang boss na si Troy. Yes, boss, sabay nilang tugon. Hindi na tumugon pa si Troy at saka umalis na lamang. Patuloy naman sa pagmamaktalang dalawa dahil tila nabinamanuhan sila ng init ng ulo ng kanilang boss na si Troy. Ano ba yan? Nabinamanuhan pa tayo? Inis na sabi ni Pia. Nang mapadaan naman si Troy sa design department ay napahinto naman siya dahil sa bagong mukha. Good morning, boss, bati ni Elsie. Good morning, wika naman ni Troy. By the way, you're Elsie, right? Yung bagong member ng design team? Dagdag na tanong pa ng lalaki. Yes, boss, nauutal na sagot naman ni Elsie. I don't like your design. Gusto kong ulitin mo to. At isa pa, bago na yung format, diba? Lani, hindi mo pa ba naipapasa sa kanya? Napakunot naman ang noon ni Elsie sa narinig. Ito ang unang araw na makikita at makikilala niya ang kanyang boss ng personal. Tapos ganito kaagad ang bungod sa kanya. Naipasa ko na po, boss, sabat naman ni Lani. At saka bumaling ulit ang tingin ng lalaki kay Elsie. Oh, ayun naman pala eh. Bakit hindi yun ang ginamit mo? Tanong ni Troy kay Elsie. Muling nagkaroon ng tensyon sa buong opisina, tila talagang haharapin ang bawat isa ang init ng ulo ng kanilang boss. Ganito naman talaga siyang klaseng boss.
paiba-ibang mood, istrikto at perfectionist. Kaya talagang kapag naroon siya sa opisina, ay seryoso at tahimik lamang na nagtatrabaho ang lahat. Wala namang maglakas loob na umalis o mag-resign dahil sa generous itong magpasahod sa bawat isa, kaya talagang tinitiis na lamang nila ang pag-uugaling ito ng kanilang boss na si Troy. Uulitin ko na lang po, boss. Mahinang sagot naman ni Elsie. Dapat lang. Sagot ni Troy at saka bumaling ng tingin sa lahat. At kayo? Isang buwan lang ako nawala, parang ang gulo na kaagad ng office. Ni hindi consistent ang pagsisend nyo ng assigned reports nyo. IT? Naglalag naman ba daw ang new system? Akala ko ba maayos na? Nagtatrabaho ba talaga kayo? Ayusin yung trabaho ninyo, hindi yung display lang kayo rito. Lalo na kapag wala ako. Pagalit yung sabi. Sorry po, boss. Sabay-sabay na sagot naman ng lahat na puro na kayo ko ang mga ulo at hindi makatingin ng diretso sa kanilang boss. Matapos ang seremonyang yun ay nagtungo na si Troy sa kanyang opisina. Nilapitan naman ni Lani si Elsie upang humingi ng paumanhin sa dalaga dahil pawang siya lamang ang dahilan kung bakit napagalitan si Elsie. Elsie, sorry ah. Actually, I forgot talaga na isend sa'yo. Akala ko kasi hindi pa siya darating ngayon eh. Pero isisend ko ngayon ha, gawin mo na agad. Paumanhin ni Lani. Ngumiti lamang si Elsie at saka sumagot. It's okay, Miss Lani. Wika niya. Sinimula na rin ni Elsie na gawin ang design sa pinapagawa ni Troy para maisubmit niya na kaagad ito. Lunch na rin noon kaya niyaya niya na rin si Faye. Elsie, sabay tayo mag-lunch. Yaya ni Faye kay Elsie. Abala naman ang dalaga sa pagdidesenyo habang nasa harap ng kaliwat kanan niyang computer. Siguro mauna ka na, Faye. Kailangan ko pang tapusin to ngayon eh. May meeting daw si boss sa client kaya kailangan kong maipasa to. Aligagang sagot naman ni Elsie. Palibhasa ay baguhan pa lamang kaya ayaw niyang madismaya ang kanyang boss na si Troy na may pagkamasungit at terror pa naman. Isa pa ay dito siya bihasa at eksperto kaya talagang tinadamdam niya kapag may nagsabing hindi maganda ang kanyang design kahit pa pinaglalaanan niya ito ng maraming oras at dedikasyon. Umupo naman saglit si Faye sa ibabaw ng malawak na mesa ni Elsie bago umalis. Naku, kasalanan niya ng head mo. Baka sinasadyang hindi ipasa sa iyong format. E tama din yun eh. Mahinang sabi ni Faye. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay matapos ko na to. Sagot naman ni Elsie na ang atensyon pa rin ay nasa kanyang ginagawa. Sa huling pagkakataon ay muling tinanong ni Faye si Elsie. Sure ka ba? Mauna na ako ha. Baka mag-Jollibee na lang kami ni na Gerald. Sabi ni Faye. Oo, okay lang ako sis. Thank you. Sabi ni Elsie at saka tumango. I-take out na lang kita ha? Pahabol naman ni Faye. Oo, sige, please. Dito ko na lang bayaran. Thank you. Sagot naman ni Elsie at tuluyan na rin siyang iniwan doon ang babae. Ito na ang pangatlong trabaho ni Elsie sa ganitong linya, kaya alam niya sa sarili niya at mataas ang kanyang kumpiyansa na magugustuhan ng kanyang boss ang kanyang mga disenyo. Subalit hindi niya lubos akalain na ganito pala kataas ang standards nito, kaya talagang nakakaramdam din siya ng pressure ngayon. Unti-unti na rin nagbabalikan ng mga empleyado matapos ang lunch break, ngunit si Elsie ay naroon pa rin at abala pa rin sa pagtatapos ng kanyang disenyo na ipipresenta kay Troy. Nag-lunch ka ba, Elsie? Tanong ni Miss Lani kay Elsie. Mamaya na lang po siguro, patapos na rin po ako, Miss Lani, para maipasa ko na rin po. Magalang na sagot naman ni Elsie. Okay, sige, ikaw bahala. Basta kumain ka na rin pagkapasa mo niyan, ha? Sabi naman ni Lani at saka nagtungo na rin sa table niya. Okay po, tugon ni Elise. Ilang oras din ay tinagal ni Elsie hanggang sa wakas ay natapos din siya. Inayos niya na ang mga dadaling kay Troy at ang mga printed samples ng kanyang design. Maging ang kanyang sarili ay inihanda niya na rin na makaharap muli ang kanyang boss. Sa pagkakataong ito ay sigurado na si Elsie na hindi na mare-reject ng kanyang boss ang kanyang disenyo dahil para sa kanya ay isa ito sa mga magagandang disenyo ng office chair na nagawa niya. Nang matapos siya ay nagtungo na siya sa opisina ni Troy. Habang binabaybay niya ang hallway ay may kung ano naman sa kanyang puso na biglang sumulpot na kaba. Nakatingin din sa kanya si Faye at nagmuestra pa sa kanyang bibig ng salitang good luck.
At ngayon ay nakatayo na nga siya sa harap ng pintuan ng opisina ni Troy, habang dala-dala ang ilang piraso ng papel na magsasalba ng trabaho niya. Kumatok muna siya at saka pinihit na ang doorknob at tuluyan na nga siyang pumasok sa loob. Sir, naisend ko na po sa email ninyo yung revised design ko po. Ito po yung printed. Bungad ni Elsie at inabot niya na ang printed copies ng kanyang design. Ito nga, chine-check ko. Maupo ka. Sabi naman ni Troy. Thank you po. Tugon ni Elsie at saka umupo na roon sa may bakanteng upuan. Habang inaaral ni Troy ang disenyong iyon na pinasa ni Elsie, ay hindi naman niya maiwasang hindi mapakunot ang kanyang noo. Doon pa lang ay tila kinabahan na si Elsie. This design is old-fashioned. Walang dating. Actually, nag-produce na rin kami ng ganyan before. Wala ka na bang ibang alam na design? Matalas niyang komento. Napalunok naman ang laway si Elsie. Hindi niya maintindihan kung paano naging old-fashioned ang design niya. E ganitong design naman talaga ang mga uso ngayon. Sir, actually, double purpose po yan. At saka convenient po sa lahat ng bata at matanda. Sagot naman ni Elsie. Pati sa 3 years old? Taas kilay naman natanong ni Troy. Not applicable po, sir. Sagot ni Elsie. Oh, edi hindi convenient sa lahat, kaya wag mo sabihin na lahat kung hindi mo kayang panindigan. Sabi ni Troy. Hindi maintindihan ni Elsie kung bakit hindi magustuhan ni Troy ang kanyang design. Na hindi nga niya binigyan ng pagkakataon ng dalaga na maipaliwanag kung ano ba naging inspirasyon nito para makalikha ng ganoong klaseng disenyo. Nauunawaan ko po. Sorry, boss. Ito na lamang naisagot ni Elsie. Dahil rejected muli ang kanyang pinasang disenyo ay muli siyang pinapagawa ni Troy ng bagong designs. Hindi lang isa, kundi 5. Kaya talagang challenge ito sa kanya. Give me 5 more designs until tomorrow. Kaya nga ako nag-hire ng bago for more. New and fresh ideas, pero ganun din naman pala. Paghahamon pa ni Troy. Wala na rin namang nagawa pa si Elsie kung hindi ang sumunod na lamang dahil wala rin namang magagawa ang pagrereklamo niya dahil una sa lahat ay empleyado lamang siya doon. Opo, sorry po. Nakayuhong sagot naman ni Elsie. You don't have to. Just do your job. Well, mariing sagot ni Troy. Okay po sir, nauunawaan ko po. Sabi naman ni Elsie. Nang matapos yon ay lumabas naman ang dismayado ang babae, bit-bit pa rin ang mga disenyong iprinisenta niya kanina. Nang makita siya ni Faye, kaagad niyang nilapitan ang kaibigan. Mukhang hindi naging maganda ang business trips ni boss ah. Okay ka lang ba? Bungad ni Faye kay Elsie. Oo naman. Yun lang. E malawak naman ang pangunawa ko at saka kung susuko ka agad ako. Eh di parang sinabi ko na rin na hindi ko talaga kayang pangatawanan yung profesyon ko. Kaya, carry yan. Kayang-kaya. Positibo at nakangiting sagot naman ni Elsie. Kahit na medyo dinamdam ni Elsie ang mga komentong iyon ni Troy, ay kinailangan pa rin niyang maging positibo dahil kung susuko ka agad siya, ay parang pinatunayan din niya na hindi niya kayang gawin ang mga susunod pang ipapagawa ni Troy sa kanya na mas mahihirap pa. Na mga sumunod na araw ay muli nagpatawag ng general meeting si boss. Guys, meeting daw lahat ng department this afternoon. Pakiready na rin ang mga reports niyo at mainit na naman ang ulo ni boss. Sabi ng HR. Nagsimula na muling magbulong-bulungan ang mga empleyado at tila nga kinakabahan na naman. Muling nangapit bahay na naman si Faye sa design team. Bakit na naman kaya? Apay simula nang dumating si boss ay palagi na lang galit ah. Sabi ni Faye kay Elsie. Uy, yung report mo tapos na ba? Dugtong niya. Oo naman no, pinagpuyatan ko na kagabi. Sabi naman ni Elsie. Sumabat naman sa usapan si Miss Lani. Elsie, ready na ba tayo? Tanong niya kay Elsie. Actually, pinagpuyatan ko rin po tong 5 designs na pinapa-ready niya. Ito po. Siguro naman ay magugustuhan niya na yan kahit ilan man lang dyan. Wika naman ni Elsie at saka ipinakita ang kanyang mga ipinagmamalaking designs. Sana all confident. At saka ano ka ba? Kahit ako naman ay magiging confident dahil magaganda yung designs mo. Sure akong magugustuhan yan ni boss. Pagpapalakas ng loob na sabi naman ni Faye kay Elsie.
Lumuwag ang ngiti ni Elsie sa kanyang mga labi at saka nagpasalamat sa napaka-supportive niyang kaibigan. Thanks, Faye. Nakangiting sabi ni Elsie. Maya-maya pa ay tumawag ng HR. Guys, sa office ni boss. Now na! Aniya. Nagkanya-kanya ng tayuan ng mga empleyado at tila si Elsie lamang ang maraming dala kumpara kina Pia at Nicole na puro kaartehan lamang ang dala. Confident kasi ang dalawa na good shot ang marketing kay Boss Troy kaya palagay ang loob nila na hindi sila mapapasali sa masasabon ng kanilang boss na si Troy. Nakakaba naman. Mahinang sabit ni Faye. Nanlalamig na ang kanilang mga kamay at sobrang pintig ng puso ang kanilang nadarama ngayon. Nang makapasok sila ay humanap na sila ng mauupuan. Basta yung hindi malapit kay Troy. Good afternoon po, boss. Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Ngunit sa halip na sumagot si Troy ay paninermon kaagad ang bumungad sa kanila. Tell me the truth. Nagtrabaho ba talaga kayo nung wala ako? Taas kilay na tanong ni Troy. Sandali silang tumahimik at saka pa sumagot. Oo naman po, boss, sabi nila. Nagsimula na magtawag si Troy sa bawat departamento ang may sabit sa kanya at ang kauna-unahan dito ay ang very confident na marketing department na ang representative ay sina Pia at Nicole. Marketing. May nakarating sa akin na dalawang client daw ang nakawala dahil sa pagpapabaya ninyo? I think I need some explanation from your team. Pia? Nicole? Sabi ni Troy at special mention pa ang dalawa. Hindi naman akalain ang dalawa na matatawag sila. Lalo na nang malaman nila na nakarating pala kay Troy ang nangyaring panre-reject nila sa dalawang clients. Actually sir, sila naman po yung umayaw. Sagot ni Pia. Muling tumaas ang kilay ni Troy. Sila? Are you sure, Pia? Tanong ni Troy na tila hinuhuli ang babae. Yes, boss. Nauutal na sagot ni Pia. Bumaling naman ang atensyon ni Troy kay Nicole. How about you, Nicole? Aniya sa dalaga. Tumingin muna si Nicole kay Pia ng ilang segundo at saka sumagot. Tama po si Pia. Hindi po nila nagustuhan yung designs kaya sila na po yung umayaw talaga. Pagtatanggol naman ni Nicole kay Pia. Natural lamang na magtakipan sila dahil parehas din naman silang mananagot kay Troy. Mr. Gonzalbo, right? Siyang client niyo? And little did you know, Mr. Gonzalbo is a very good friend of mine. At kung itatanong niyo kung sino ang nagsabi sa akin o kung sino ang source ko, walang iba kundi siya. Ang sabi pa niya, ano ba raw klaseng empleyado ang meron ako? Ano nga ba? Nanlaki yung mga mata ni Pia at Nicole nang marinig ang sinabi ni Troy. Doon ay lalo silang kinabahan nang malamang kilala pala ng kanilang boss na si Troy ang kliyenteng. Hindi nila inasikaso ng maayos. Labis ang kanilang pagsisisi sa kanilang nagawa at hiyang-hiya sa iba pa nilang mga kasama. Sa kabilang banday, ang sunod namang tinawag ni Troy ay ang purchasing department. Purchasing. Hanggang ngayon wala pa rin kayo nahanap na supplier? Marami tayong order for next month, diba? So paano natin gagawin ang mga upuan na yon? Magic? Mamagicin natin? Muling paninermon sa purchasing team naman ngayon. Sir, hindi pa rin po kasi nagre-response yung iba. Hindi pa po kasi namin maigo yung isa dahil hindi pa po nalalaman yung quotation ng iba pang supplier na kinontak namin. Sagot naman ni Judel. So kailan nga? Ilang linggo na lang. Hindi pa rin nagre-reply yung kausap ninyo? Wala man lang ba kayong naiisip na alternative na paraan? Tutunga nga lang kayo habang naghihintay ng wala man lang plan B? Nag-iisip ba talaga kayo? Tanong ng doktor. Ang sunod naman ay ang accounting. Accounting. Saan ang galing ang mga negatives na yan? At hindi pa ba tayo nakakabayad ng tax? Magkasalubong ang kilay na sabi ni Troy. Sumagot naman ang isa sa staff doon. Ongoing pa po sir yung sa BIR po. Dalawa lang po kasi kami ni Bing sa accounting kaya medyo natatagalan po. Pero inuuti na po namin para matapos agad at makabayad on time. Aniya. Ngayon ay design team naman ang tinanong ni Troy. Ang design team, Elsie, may I have your designs? Sabi niya at saka hiningi ang design kay Elsie. Okay sir, ito po. Iniabot naman ni Elsie kay Troy nang may ngiti sa kanyang mukha. Masusing tiningnan iyon ni Troy.
Muli ay nagsalubong na naman ang mga kilay sa galit. What is this? Taas kilay na tanong ni Troy kay Elsie. Napatingin naman lahat ng empleyadong naroroon kay Elsie. Tanging si Napia at Nicole lamang ang nakangisi at tila nagagalak pa na mapagilitan ng dalaga. Design, sir. Actually, I also prepared an animation. Sabi ni Elsie, subalit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay nadugtungan na ito kaagad ni Troy. I don't need an animation. What I need is a proper design. Unique. Yung bago. Yung worth it bilhin. This design, come here, Pia. Hindi ba nagkaroon na tayo ng ganito a year ago? Tinawag pa nga ni Troy si Pia to assure na nagkaroon na sila ng designs na katulad ng kay Elsie. At dahil inggit at galit si Pia kay Elsie ay mabilis niya itong sinang-ayunan upang ipahamak ang dalaga. Kinuha ni Pia ang design si Elsie at saka sumagot. Oh, yes sir. Baka ginayon niya lang. Sabi pa niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Elsie maging si Faye na nanlilisik ng mga tingin kay Pia. See? Wala ka na ba talagang alam na ideas? Tanong naman ni Troy. Pero kaagad namang ipinagtanggol ni Elsie ang kanyang sarili at ang kanyang mga designs na pinaghirapan. Sir, that design may be simple, pero may mga double purpose po yan. Wika pa ni Elsie. Yang ka na naman sa double purpose. Eh simpleng office chair kailangan pa talaga ng double purpose. Nagsisimula na namang tumaas ang boses ni Troy. Sir, let me finish po kasi... Mahinang sabi ni Elise. Hindi na natapos dahil nagsalita kaagad si Troy. At ngayon, dinidiktahan mo na ako? Tila tumataas ng tensyon sa buong silid na iyon. Sinasabi ko lang po, sir, dahil hindi po talaga tayo matatapos dito kung init ng ulo ang paiiralan ninyo. Hindi na rin napigilan pa ni Elise ang sarili, kaya sa ayaw man niya o sa gusto ay kailangan niya nang sabihin ang gusto niya talagang sabihin. So, you're dictating me na nga. Matalas sa tanong ni Troy sa dalaga. Hindi naman po sa ganun, sir. Nauutal na sagot naman ni Elsie. Tuluyan na ngang nagpanting ang mga tenga ni Troy kaya tinapos siya na kaagad ang meeting na iyon. Enough with this bullshit and tomorrow morning, I need 10 more designs. Kuha mo? Get out. All of you. Muli niyang paghahamon kay Elsie. Napaka-imposible naman talaga na matapos overnight yung 10 designs na hiningi ni Troy. Maging ang iba ay alangan na magagawa iyon ni Elsie lalo pat ang hinihingi nito ay pulido at perpekto. Nauna nang lumabas ang silid ang nanggagalaiti nilang boss sa galit at naiiwang tameme naman doon ang mga empleyado. Kabilang na si Elsie na abala sa pag-aayos ng kanyang mga disenyo na ipinasa kanina kay Troy. Sis, tulungan na kita. Alok ni Faye kay Elsie. Ngumiti naman sa kanya ang dalaga. Okay lang ako, thank you. Sabi niya. Nilapitan naman sila ni Pia at Nicole at saka sinisi si Elisa nangyari. Kasi naman ang epal mo, pati kami nadamay sa kagagahan mo. Matalim na pasaring ni Pia. Sinigundahan naman kaagad yan ni Nicole na mga nakahalukip-kip pa ang mga braso. Kaya nga, kaya deserve mo yan. Yan ang napala mo. Mapapil ka kasi. Tara na nga. Taas kilay na sabi naman ni Nicole. Aalma pa sana si Faye upang ipagtanggol ang kaibigan dahil matagal na siyang napipikon sa mga ito ngunit pinigilan na siya kaagad ni Elsie. Sumusobra na talaga yung dalawang yon. Gusto mo ba sa bunutan ko? Galit na sabi ni Faye. Okay lang ako, ano ka ba? Baka may standards lang talaga si boss pagdating sa designs kaya kahit na anong gandang gawa ko para sa akin, para sa kanya naman ay hindi. Sagot naman ni Elsie. At saka ang lakas ng loob mo kanina ha. Grabe. Sa tinagal-tagal ko na dito, wala pang sumasagot ng ganun kay boss. Sabi naman ni Faye na hindi pa rin makapaniwala sa inasta ng dalaga. Habang nag-aayos ng gamit ay muli nagtanong si Elsie kay Faye na may pag-aalala. Sa tingin mo minasama niya? Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko eh. Tanong ni Elsie. Binalik naman ni Faye ang tanong kay Elsie. Sige, ikaw ang tatanungin ko. Sa reaksyon niya kanina, sa tingin mo minasama niya? Taas kilay na tanong niya habang nakatingin sa mga mata ni Elsie. Sobra, sagot naman ni Elsie. O di ba? Pero hayaan mo na,
lilipas din yun. Ikaw ang inaalala ko dahil 10 designs ba naman ang kailangan mong tapusin? How could that be possible? Binaliwala na lamang yun ni Faye kahit na for the record talagang ginawa ni Elsie sa pagsagot kay Troy na boss nila. Lumabas na rin ang silid matapos makuha ng lahat ni Elsie ang kanyang mga gamit. Pagpupuyatan ko na lang. Kung kinakailangan dito ako matulog, gagawin ko. Just to prove myself na hindi ako nagagaya ng designs. Maraming sabi naman ni Elsie. Good luck sis, kaya mo yan. Nakangiting sagot naman ni Faye at saka nagpasalamat na rin si Elsie. Thank you, Ania. Doon ay sinimula na nga ni Elsie ang pagdadraft ng kanyang mga bagong idedesenyo. Hindi madali kaya talagang focus siya sa kanyang ginagawa. Kung bibigyan lang kasi siya ni Troy na ipaliwanag ang kanyang mga nilikha at baka sakali pang magbagong isip nito at magustuhan na talaga ang kanyang gawa. Hindi naman kasi basta-basta ang dinidesenyo ni Elise ang mga office chairs. Hindi pwedeng basta maganda lang at kaakit-akit sa mata. Dapat ay may kakayahan din itong matugunan ang tunay na pangangailangan ng gagamit nito at hindi basta upuan lang, at iyon ang hindi muna inalam ni Troy. Samantala, pasado alas 5 na ng hapon at ang lahat ay nag-aayos na ng gamit at sarili upang umuwi, maliban kay Elsie na abala pa rin sa kanyang ginagawa. Uy Elsie, sure ka ba na dyan ka lang muna? Tanong ni Faye. Oo, alam mo na, kailangan kong tapusin to. Nakangiting sagot naman ni Elsie. Sigurado ka ha? Pasensya ka na, hindi kita masasamahan. May date pa ako eh. Wika naman ni Faye. Oh talaga, okay lang. Sige na, ingat kayo, enjoy. Sabi ni Elsie at saka tuluyan nang umalis si na Faye. Tanging si Elsie na lamang ang naiwan doon. Tila disidido na nga ang dalaga na kahit abutin siya roon ng umaga, ang mahalaga ay matapos niya ang mga pinapagawa ni Troy. Ganito siya kadeterminadong magtrabaho. Sa kabilang banda, mag-aalas 10 na ngunit iilan pa lang natatapos ni Elsie. Nangangamba siya na baka hindi niya matapos ngunit kailangan niyang manatiling focus at huwag magpapatalo sa kanyang mata na malapit nang pumikit. Tatlo pa lang nagagawa ko pero 10 na, sabi ni Elsie sa kanyang sarili. Uminat sandali si Elsie at saka huminga ng malalim. Hindi. Hindi ako susuko. Kaya ko to. Kayang-kaya ko to. Wika niya sa sarili. Wala naman siyang kaalam-alam na naroon pa rin pala si Troy. He's still observing Elsie. Doon niya nakita kung gaano ito kadeterminado at kadesidido sa trabaho. Ganito talaga siya mag-train ng kanyang tao. Kung hanggang kailan tatagal ang mga ito. Sa katunayan ay marami na nga nagtatangka sa posisyon ngayon ni Elsie. Ngunit walang tumagal at sumuko kaagad. Isa pa ay sa halip na magalit siya kay Elsie sa ginawa nito kaninang pagsagot sa kanya, ay hinangaan niya pa ito dahil sa kanyang katapangan. Sa unang disenyo pa lang ni Elsie ay talaga namang pinahanga niya na si Troy. Pinalabas lamang nito na hindi niya ito nagustuhan upang subukin pa ang malalim na ideya at katatagan ni Elsie sa trabaho. Lumipas ang maraming oras at sa wakas ay natapos din ni Elsie ang 10 disenyo na hinihingi ni Troy sa kanya. Kaya nang matapos siya doon, ay doon na lamang siya natulog sa kanyang table. Hindi na rin umalis doon si Troy bagkos ay nalipitan pa nga niya ito at tinitigan ang mukha ng babae. He is a cold-hearted. Yun talagang totoo. Pero nang makita niya ang personalidad ni Elsie, ay bigla na lamang siyang napahanga sa babae. Kinaumagahan, pagsikat ng araw ay unti-unting muling nagsidatingan ng mga empleyado kabilang na si Faye. Una kaagad pinuntahan ni Faye ang kaibigan sa department ng mga ito at tama nga ang kanyang hinala na doon na nagpalipas ng gabi si Elsie. Elsie! Elsie! Gising na! Inuga-uga pa ni Faye ang katawan ni Elsie upang magising. Nang magising si Elsie ay marahan niyang iminulat ang kanyang mata at mukha kaagad ni Faye ang bumungad sa kanya. Bigla siyang napabalikwas. Oh my God! Ano oras na? Tanong agad ni Elsie. 7 na. Dito ka na nakatulog. Natapos mo ba? Sagot naman ni Faye. Unang inayos ni Elsie ang kanyang mga disenyo na ipepresent kesa sa kanyang sarili. Oo, actually kakatapos ko lang talaga. Nariyan na ba si boss? Aligaga niyang sabi habang inaayos ang mga gamit at papel na nakakalat sa kanyang table. Himala nga eh, ang aga niya. Fix yourself na.
pwede ka namang mag-shower dun sa CR. Sagot ni Faye. Sa katunayan ay hindi naman talaga umalis si Troy bagkos ay sinamahan niya talaga doon si Elsie sa opisina ng buong magdamag. Thank you, Faye. Pero siguro maghihilamos na lang muna ako. Kailangan na to ni boss eh. Natatarantang sagot naman ni Elsie at saka mabilis na nagtungo sa banyo upang ayusin naman ang sarili bago man lang humarap sa kanyang boss na si Troy. Okay, ikaw ang bahala. Sagot naman ni Faye. Na makapag-ayos na si Elsie ay mabilis na siyang nagtungo sa opisina ng kanyang boss dahil maaga talaga itong kailangan ni Troy. Nang makarating siya sa opisina ay kumakatok na muna siya sa pintuan at saka tuluyan ang pumasok. Good morning, boss. Bati ni Elsie. Nadat na naman niya roon si Troy na humihigop na ng kanyang hot tea. Where are the designs? Bungad niyang tanong sa dalaga. Inilapag naman ni Elsie ang 10 disenyo na kanyang hawak sa mismong table ni Troy. Ito boss, 10 designs. I hope you like it po. Sabi pa niya. Okay, ipapatawag na lang kita kapag may questions ako. Sabi ni Troy na hindi man lamang tiningnan ang kanyang mga gawa. Kapag hindi siya pinatawag, ibig sabihin ay nagustuhan ito ang kanyang mga gawa. Isa pa ipansin niya ang ibang mood ngayon ni Troy. Mas maaliwalas ang itsura at mas na-appreciate ang taglay na kagwapuhan dahil hindi siya nakasimangot. Sige po, boss. Nakangiting sabi naman ni Elsie. Lalabas na sana siya ng silid nang muli nagpahabol ng salita si Troy. By the way, tell HR that I'm giving you 2 hours to fix yourself and take your breakfast. Maginoon niyang sabi kay Elsie. Hindi naman makapaniwala ang babae sa kanyang narinig. Sa pakiwari niya ay isa itong himala na bigla na lamang bumait sa kanya si Troy. Talaga? Hindi niya makapaniwalang sabi. Bakit? Ayaw mo? Taas kilay naman ang sagot ni Troy. Gusto po. Sige po, sasabihin ko po boss. Thank you po. Nauutal na sagot naman ni Elsie at saka tuluyan nang lumabas ang opisina dahil mamaya ay baka magbago pa ang isip ni Troy. Doon pa rin siya nagpalipas ng kanyang oras sa kanyang opisina. Hindi pa rin siya makapaniwala sa ikinikilos na iyon ni Troy. Maging ang ilan niyang mga katrabaho ay nagulat dahil ni isa sa kanila ay wala pang nabibigyan ng kanilang boss ng more than an hour break. Para naman sa iba ay deserve naman iyon ni Elsie dahil sa trabahong ginawa niya. Maya-maya pa ay lumabas na ng opisina si Troy upang puntahan si Elsie. Elsie? Malakas na sabi ni Troy. Napatingin na lamang ang lahat at inakala mapapagalitan na naman si Elsie. Nakaabang pa si na Pia at Nicole na parehas na kangisi at mga nakahalukip-kip pa ang mga braso. Tumayo naman kaagad si Elsie. Sir? Nauutal niyang sabi. Ilang segundo rin tumahimik si Troy at saka sumagot. I like your designs, sabi niya. Nalaglag naman ang mga panganay na Nicole at Pia at lalong nandisik ang mga mata kay Elsie. Napatunga nga naman si Elsie dahil sa wakas ay tinanggap na rin ni Troy ang mga disenyong kanyang pinaghirapan. Talaga po? Hindi niya makapaniwalang tanong. After lunch to my office, okay? Sagot ni Troy at saka bumalik na sa opisina. Ngumiti naman si Elsie at saka sumagot. Tila nabunutan siya ng tinik sa kanyang dibdib at sulit talaga ang kanyang buong magdamag na inilaan matapos lamang ang trabahong yon. Yes po, boss. Sagot ni Elsie at saka inayos na muli ang kanyang sarili. Nang sumunod na araw ay tila hindi na nagbago ang mood ni Troy at lagi na rin nakangiti at hindi na magkasalubong ang mga kilay. Habang abala sa trabaho ang lahat ay inagaw naman ng sekretary ang atensyon nilang lahat. Guys, sa pantry, nagpapitsa si boss. Masayang sabi ng secretary. Tumang-tuwa naman ang mga empleyado at hiling nila na sana ay hindi na mawalang himalang ito na nangyayari sa kanilang boss na si Troy. Himala ha? Sabi ng isang empleyado. Hayaan nyo na, minsan lang magkahimala eh. Sagot naman ni Faye. Nagtungo pa nga ang lahat sa pantry. Elsie, dalhin mo to kay boss. Sabi ni Faye at saka iniabot ang 2 perasong pizza na nasa plato. Napakunot naman ang noo ni Elsie. Ha? Bakit ako? Nagtataka niya ang tanong kay Faye. Sinagi naman siya ng siko ni Faye at saka nagbigay ng isang makahulugang ngiti.
Asus, alam ko namang ikaw ang dahilan kung bakit umamo ang tupa. Pagbibiro niya pa rito. Sumang-ayon din naman ang iba nilang mga katrabaho. Hindi naman ito nagustuhan ni Napia at Nicole kaya sumabat na rin sila sa usapan. Paano mo naman nasabi? Tanong ni Pia. Tinaasan naman siya ng kilay ni Faye at saka tinarayan. I am not talking to you, Pia. Sige na, dalhin mo na. Sagot niya kay Pia at saka muling bumaling ng tingin kay Elsie. Sige na nga. Wala na rin nagawa si Elsie kaya sumunod na lang siya. Tila napahiya naman ang dalawang maate dahil sa ginawa ni Faye. Sa katunayan, kung PPB House nga lamang yung kumpanya nila, ay matagal nang napaalis ang dalawa dahil halos lahat sila ay naiinis sa pag-uugali ng dalawang yon. Sa kabilang banda ay nagtungo na rin si Elsie sa opisina ni Troy. Boss, pizza po? Alok niya sa kanyang boss. Thanks, but I don't eat carbs. Nakangiting sagot naman ni Troy. Ah, ganun po ba? May veggie salad po doon. Baka gusto po ninyo. Muling alok naman ni Elsie. Sumagot naman si Troy. No, I'm good. Thank you. Ikaw ang kumain. You deserve those carbs. Nakangiting tugon naman ni Troy sa kanya. Pasimple na rin umiti si Elsie at saka sumagot. Okay po, mauna na po ako. Aniya. Hindi alam ni Elsie kung bakit bigla siyang kinilig at ganun din naman si Troy na bigla na lamang napangiti sa kawalan at muling bumalik si Elsie sa panty at doon ay muli siyang tinukso ng mga katrabaho. Masama pa rin ang tingin ni Napia at Nicole at talagang hindi nila mapapalampas ang pagkakataong iyon. Nang matapos silang magmeryenda ay nagkanya-kanya na sila ng balikan sa kanilang mga departamento. Naiwan na lamang sa pantry sina Elsie, Pia at Nicole. Lalabas na rin sana si Elsie ngunit hinarangan siya ni Pia. Nakabantay naman sa likod niya si Nicole. Hoy, Elsie, tapatin mo nga kami. Inaakit mo ba si Boss Troy? Mataray na tanong ni Pia kay Elsie. Napakunot naman ang noon ni Elsie dahil sa ikinikilos ng dalawa. Ha? Hindi. Bakit ko naman aakitin? Matapat na sagot naman ni Elsie kay Pia. Eh bakit halos mayat mayang patawag niya sa'yo sa opisina niya? May ginagawa kayo, no? Paratang niya. Ang gusto kasi ng dalawang ito ay sila lamang ang bida doon sa opisina. Sila lamang ang maganda at sila lamang ang mabango para kay Troy. Sa katunayan ay marami na rin silang napaalis dito na baguhan dahil sa pambubuli nilang dalawa. At ngayon ang sunod nilang target naman ay si Elsie. Ano pong pinagsasasabi niyo? Pagtatakang tanong naman ni Elsie sa dalawa. Huwag ka na magmaang-maangan. Sa akin lang si Boss Troy. Naiintindihan mo? Wala ka sa kalingkingan ko kaya huwag kang umasta na akala mo'y girlfriend ka niya. Matalas na sabi naman ni Pia at saka tinitigan si Elsie mula ulo hanggang paa. Matagal na siyang may gusto kay Troy kaya ayaw niyang may ibang aali-aligid sa kanyang boss. Kahit wala naman talaga siyang karapatan. Wala naman akong inaagaw sa inyo. Kung may gusto kayo kay boss, edi sa inyo na. Nandito ako para magtrabaho. At wala akong panahon sa mga ibinibintang ninyo. Matapang na sagot naman ni Elsie. Hindi na rin siya nakapagpigil pa sa pambibintang ng dalawa. Kaya pinatulan na rin niya ang mga ito. Hindi naman nagustuhan ni Pia ang sagot na iyon ni Elsie, kaya binigyan niya ng isang lumalagatik na sampal sa pisngi si Elsie. Aba, talagang sumasagot ka pa ha? Sabi ni Pia sabay sampal kay Elsie. Sakto naman ang pagdating ni Troy kaya naaktuhan niya ang aksyon na iyon ni Pia kay Elsie. Pia! Sigaw ni Troy. Natigilan naman ang nanganga sa loob dahil abot hanggang doon ang pagsigaw na iyon ng kanilang boss na si Troy. Nagulat naman si Pia at napahawak sa kanyang kamay. Ipagtatanggol pa sana niya ang kanyang sarili ngunit huling-huli siya ni Troy sa akto kaya wala na siyang maidadahilan pa. Boss! Gulat na sabi ni Pia. Are you bullying her? Maring tanong ni Troy kay Pia. Abot-abot na rin ang kaba ni Nicole dahil siguradong damay din siya dito. Let me explain po. Pakiusap ni Pia na bigla na lamang umamo na animo isang tupa. Nagangalit na naman ang ngipin ni Troy sa galit at baka sa reaksyon ng kanyang mukha na wala na siyang gusto pang marinig na dahilan magmula sa bibig ni na Pia at Nicole. That action doesn't need an explanation.
And I will not tolerate that behavior, Pia, Nicole, both of you. You're fired. Malakas sa sabi ni Troy. Pero boss, nalulungang sabi naman ni Pia. Did you hear that? Get out! Ngunit ayaw talaga silang pakinggan ni Troy dahil sa galit nito. Wala na rin nasabi pa si Elsie dahil sa bilis ng pangyayari. Hinila na rin ni Troy ang kamay ni Elsie paalis sa pantry at naiwan na lamang doon si Pia at Nicole na luhaan at sawi. Nang makarating sila sa opisina ni Troy ay doon na nagsalita si Elsie. Boss, okay lang ho ako. Nauutal na sabi ni Elsie. Humarap naman sa kanya si Troy at magkasalubong ang mga kilay. You're okay with that? Naibuli ka nala? I know their actions simula pa nung una kaya hindi ko nahahayaan pa na may buli pa silang mabuli sa kumpanya ko. At saka bakit hindi ka ba lumalaban? Marain niyang sabi kay Elsie. Matapang naman sumagot ang babae. Kapag lumaban ako, hindi rin kami magkakalayo ng ugali. Pero pwede naman po silang bigyan ng second chance. Pagmamakaawa naman ni Elsie na ang iniisip pa rin ay ang kapakanan ng dalawa. Kahit na marami nang nagawa ang mga ito na masama sa kanya. Mariin naman itong kinontra ni Troy. Para sa'yo. Pero para sa akin, ay hindi. Sabi niya sa dalaga. Matapos noon ay bumalik na rin si Elsie sa kanyang opisina. Habang naglalakad sa hallway ay nakasalubong naman niya ang dalawa. Ano, masaya ka na? Galit na tanong ni Pia kay Elsie. Hindi ko naman intend. Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita ay dinugtungan na kaagad ito ni Nicole. Sabi ko na nga ba, Santa Santita ka lang, nasa loob pa din ang kulo. Pag-aakusapan nito. Tara na nga, sip-sip. Sabi naman ni Pia. Nakita naman niyo ni Faye at saka nalapitan ng mga ito. Mabuti na lamang at nakailang hakbang na rin papalayo ang dalawa dahil kung hindi ay baka kung ano na rin ang nagawa niya sa mga ito. Hayaan mo na sila, Elsie. Deserve nila yan. Buti nga sa kanila. Inis na inis pa na sabi ni Faye. Nang sumunod na araw ay usap-usapan pa rin ang pagpapaalis ni Ion ni Troy kina Pia at Nicole. Ayos lang naman sa kanila dahil maging ang iba roon ay hindi talaga pinatunguhan ng maayos ng dalawa. Hindi raw makakapasok si boss, sabi ni Faye kay Elsie. Nagtaka rin sila, tanghali na nga ay wala pa rin si Troy. May appointment pa man din si Elsie rito. Bakit daw? Nagtatakang tanong naman ni Elsie kay Faye. Ewan, baka masama ang pakiramdam, sagot naman ni Faye. Maya-maya pa ay nagtunguroon ang sekretarya ni Troy. Elsie, yung designs daw ay pakidala na lang sa kondo ni boss, utos niya kay Elsie. Nagkatingin na naman sina Faye at Elsie. Ngayon na ba raw? Tanong ni Elsie sa sekretarya. Oo daw, tugon naman niya. Dahil kailangan din naman na maipasa kaagad yung design ay pumayag na si Elsie. Isa pa ay gusto rin niyang malaman kung bakit ba hindi pumasok ngayon si Troy. Okay, sagot naman ni Elsie. Pahagad ka na lang sa carpool, pahabol naman ang sekretarya. Sige po, tugon pa ni Elsie. Inayos niya na ang kanyang mga gamit na dadalhin. Nang matapos siya ay nagtungo na siya sa sasakyan at nagpahatid na sa kondo ng kanyang boss na si Troy. Malapit lamang din ang kondong yon at wala pang gasinong traffic kaya mabilis lang silang nakarating doon. Iniwan na rin muna siya doon ang driver at tatawag na lamang si Elsie kapag magpapasundo na ito. Nang marating yun ang suite ng kanyang boss ay nag-doorbell na siya at tumawag. Boss, si Elsie po ito. Malakas na sabi ni Elsie. Sa loob naman ay mabilis na napabalikwas si Troy na tila talagang kanina pa niya hinihintay ang pagdating doon ni Elsie. Kaya mabilis yan ang binuksan ng kanyang pintuan. Pasok ka, sabi ni Troy kay Elsie sa tinatamad na boses. Magulo pa nga ang buhok nito at nakapambahay pa na tila wala talaga sa mood na pumasok. Kabado nga pumasok sa loob si Elsie at iginala ang paningin sa buong suite ni Troy. Napansin naman niyang malamlam ang mga mata ni Troy kaya hindi niya na naiwasan pang magtanong. Ayos lang po ba kayo, boss? Nag-aalala niyang tanong kay Troy. Umupo naman sila sa may sofa. Actually, hindi. Ang sakit ng mga muscles ko, sabi ni Troy at saka malayang isinandal ang kanyang likod doon sa couch.
Para makasiguro si Elsie ay hinawakan niya ang noon ng lalaki at doon niya na lamang nilalagnat niya ito. Nako, ang init niyo po. May gamot po ba kayong iniinom? Nag-aalalang tanong ni Elsie. Ipinikit naman ni Troy ang kanyang mga mata at saka sumagot. Wala pa. Mahinang sagot ni Troy. Gumawa naman ng paraan si Elsie upang mapababa man lamang ang lagnat ng binata. Saglit lang po. Magpahinga na po muna kayo sa kama ninyo at hahanap ako sa kusina ng pwedeng iluto para may laman ng sitmura ninyo bago uminom ng gamot. Wika ni Elsie. Sumunod din naman kaagad si Troy at pumasok na sa kanyang kwarto. Nagtungo naman sa kusina si Elsie at doon ay naghanap ng maaari niyang lutuin. Diwala siya nakitang processed food o mga noodles doon. Nakakita siya ng cabbage at ilang mga gulay sa ref. Tsaka ayun na lamang ang pinag-eksperimentohang lutuin ni Elsie. Basta mahalaga ay makahigop ng sabaw si Troy para mainitan ng sikmura niya bago uminom ng gamot. Habang pinapakuluan ang sabaw ay kumuha na muna si Elsie ng patsa na may lamang malamig na tubig at saka malinis na bimpo upang ipunan sa katawan ni Troy. Salamat, sabi ni Troy kay Elsie. Wala ho yun. Pupunasan ko lang ho ang kamay niyo para bumaba ang lagnat ninyo. Paalam ni Elsie. Tila nanginginig pa ang kamay niya dahil ngayon niya lamang ito gagawin sa tanang buhay niya. It's okay. Just do what you want. Sagot ni Troy habang nakatingin kay Elsie. Hindi naman makafocus si Elsie dahil sa mga titig na iyon. Ngunit kailangan niya pa rin labanan at bilisan para matapos ng pagpupunas na iyon. Pasimple namang napapangiti si Troy. Nang matapos ay nagpaalam na muli si Elsie upang magtungo sa kusina at ikuha na ng pagkain ang kanyang boss na may sakit. Na makaluto ay bumalik na muli si Elsie sa kwarto ni Troy na dala-dala na ang niluluto niyang mainit na sabaw na may gulay. Sir Troy, kain na po kayo. Saglit, tutulungan ko po kayong pumangon, sabi ni Elsie. Ibinaba muna niya ang dalang food tray at saka tinulungan si Troy na makabangon. Salamat, tugon naman ni Troy. Sinimulan na rin ni Elsie na subuan si Troy. Sobrang taas po ng lagnat ninyo. Kung hindi pa pala ako nagpunta rito ay walang magpapainom sa inyo ng gamot. Wika niya. Napangisi naman ng lalaki. Actually, that's the purpose of that design. Dahilan ko lang yun, sabi niya. I don't want anybody to take care of me. Dagdag ni Troy na nangungusap ang mga matang nakatitig sa mukha ni Elsie. Hindi naman mawari ng babae ang kanyang mararamdaman, ngunit alam niya na sa sarili niya na nagugustuhan niya ng kanyang boss na si Troy. Ngumiti na lamang siya dahil hindi rin naman niya alam kung paano sasagutin ang sinabing yun ng lalaki. Matapos makakain ay pinainom na rin niya ng gamot si Troy at saka muli ng tinulungang makahiga. Hindi na rin napansin noon ni Elise ang oras dahil sa pag-aalala na rin sa kanyang boss na may sakit. Please, Elsie, don't leave me. Biglang hinawakan ni Troy ang malambot na kamay ni Elsie na kasalukuyan nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Don't worry, dito lang po ako. Hindi ako aalis. Nakangiting sabi naman ni Elsie. Hindi na namalaya ni Elsie na doon na rin pala siya nakatulog sa may couch sa loob ng kwarto ni Troy. Pagkagising niya ay nakakumot na siya at nang pagtingin niya sa kama ay wala na roon ang kanyang boss. Nako, umaga na pala, sabi ni Elsie. Bago pa man siya makalabas ang kwarto ay umagaw naman sa kanyang atensyon ang isang piraso ng papel na nasa ibabaw ng mesa ni Troy. Lumapit muna siya doon at binasa niya ang nakasulat. Nauna na ako. Hindi na kita ginising dahil alam kong puyat ka dahil sa akin. You can use my bathroom. Dito ka na rin mag-breakfast. I'll wait for you. Iyon ang nakasulat doon. Doon ay bahagyang napangiti pa si Elsie. Bago pa man niya ibaba ang papel ay mabuti na lamang napansin niyang may nakasulat pa sa ibaba nito. By the way, thank you for taking care of me. Doon ay hindi na naitago pa ni Elsie ang kanyang kilig. Kung may makakakita nga lang sa kanya doon, marahil ay tinukso na siya dahil sa pamumulan ng kanyang pisngi. Wala siyang ideya kung nagugustuhan na rin ba siya ni Troy, ngunit ang mahalaga sa kanya ngayon ay lagi na itong nakangiti at hindi na katulad noon na lagi na lamang galit at moody. Ginamit na rin ni Elsie ang banyo doon upang maligo. May nakahandang damit na rin doon sa kama na susuotin niya, maging underwear na tila lahat ay mga bago pang bili.
Napailing na lamang si Elsie at magmamadali na rin kumilos at ayusin ang sarili. Maya-maya pa ay nakarating na rin siya sa office. Sakay siya sa carpool na sa pakiwari niya ay pinasundo talaga siya ni Troy. Pagkarating niya ay sinalubong naman siya ni Faye. Elsie, kanina ka pa hinihintay ni boss. Wika ni Faye. Nasaan? Siya. Nagtatakang tanong naman ni Elsie. Nasa rooftop. Tugon naman ni Faye at nagtaka naman si Elsie. Iniisip niya na kagagaling pa lang nito sa sakit at dahil malakas ang hangin doon ay baka mapasmo ang lalaki. Rooftop? Anong ginagawa niya ron? Tanong ni Elsie. Ewan, basta kapag daw dumating ka na, papuntahin ka raw doon. Sabi naman ni Faye. Wala na rin pinalampas pa na oras si Elsie at tuluyan ang nagtungo sa rooftop. Doon ay nadatnan nga niya si Troy na nakatayo na tila kanina pa siya hinihintay. Napansin din niya ang isang mesa na naroon na may mga pagkain sa ibabaw at dalawang silya. Sir Troy? Nautal na sabi ni Elsie. Glad you're finally here. Nakangiting bungad naman ni Troy sa dalaga. Did you see the note? Tanong ni Troy. Opo, pero bakit po kayo nandito? At saka bakit pumasok na kayo? Baka mabinat kayo niyan. Sunod-sunod na mga tanong naman ni Elsie. I'm okay now, don't worry about me. Magaling yata ang nurse ko. Sagat naman ni Troy at saka lumapit na rin sa babae. By the way, bagay sa'yo ang damit. Dagdag pa niya. Namula naman ang pisngi ni Elsie. Salamat nga pala rito. Pagpapasalamat niya. Binaling naman ni Elsie ang kanyang atensyon sa meseng kanyang nakikita. Ano po yan? Ano pong meron? Tanong niya kay Troy. I will treat you. Breakfast. Hindi ba nakalagay sa note sabay tayong kakain kaya halika na. Let's eat. Sabi ni Troy at hinawakan niya ng kamay ng dalaga at saka isinama na roon sa may pagkainan. Wala na rin nagawa ang babae dahil tumutunog na rin ang kanyang tiyan dahil naaalala niyang hindi pa pala siya kumakain mula kagabi. Nang sumunod na araw ay muli namang kinausap ni Faye si Elsie. Elsie, super close na kayo ni Sir ah. May hindi ka ba kinukwento sa akin? Umamin ka nga. Sabi niya sa dalaga. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo, Faye? Taas kilay naman na tanong ni Elsie. Ano nga? Nililigawan ka ba ni boss? Pangungulit ni Faye sa kaibigan. Ngunit tumanggi lang si Elsie dahil nahihiya siyang aminin ang kanyang nararamdaman. Hindi no, sabi niya. Maya-maya pa hindi nila namalaya na naroon na pala sa kanilang likod si Troy. Kung mangyayari ba yon? Sasagutin mo ba ako? Tanong niya habang nakatingin kay Elsie. Nabigla naman ang dalawa sa biglang pagsulpot ni Troy. Boss? Gulat na tawag ni Elsie. Kung maniligaw ako, sasagutin mo ba ako? Muling tanong ni Troy na tila seryoso sa kanyang tanong na iyon at talagang hinihintay ang kasagutan na manggaling mismo sa bibig ni Elsie. Boss, do I really need to answer that? Nagugulo ang tanong naman ni Elsie. Siniko naman siya ni Faye. Sagutin mo na si boss. Panulukso niya rito na tila siya pang kinikilig sa mga ito. Faye? Sabi ni Elsie kay Faye. Natigilan naman si Elsie at pakiramdam niya ay mas nape-pressure siya sa tanong na iyon kaysa sa mga nagdaan niyang mga tasks sa kanyang boss. Siguro po? Hindi siguradong sagot ni Elsie. You're not sure? Sabi naman ni Troy. Don't worry, huwag kang ma-pressure. Nakangiting sabi ni Troy. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay nagkakagaanan na rin sila ng loob. Masaya si Elsie sa tuwing kasama niya si Troy at ganun din naman si Troy sa kanya. Hindi man nila maamin sa lahat ay napapamahal na rin talaga sila sa isa't isa. Hanggang sa tuluyan na nga magkaligawan at mauwi na nga sa kasalan. Ito naman ang unang araw nina Elsie at Troy sa opisina bilang mag-asawa. Binati naman sila ng lahat. Lumapit pa nga si Faye sa dalawa at saka personal na binati. Congratulations, Boss Troy and Elsie! Sabi ni Faye sa dalawa na punong-puno ng galak ang mukha. Thank you!
sabi naman nila. Tila lahat ay nag-a-adjust pa sa mga pagbabago. Ang dating ordinaryong empleyado lamang na si Elsie ay ma'am na nila ngayon at asawa na ng CEO. Naiilang naman na simula si Elsie ngunit sinigurado naman niya sa kanyang asawa na si Troy na masasanay rin siya. From now on, you will be the head designer. At doon ka na sa opisina ko magtatrabaho. Gusto kitang makita kada araw para naman mas lalo akong ma-inspire sa pagtatrabaho. Nakangiting sabi ni Troy sa asawa. Baliw. Okay lang din naman sa akin kahit doon pa sa department ko. Besides, doon naman talaga ako nagsimula. At doon ako nag-grow. Marami rin akong magagandang alaala sa silid na yon. Kaya kung papayag ka, hindi na lang ako aalis doon sa opisina ko. Sagot naman ni Elsie. Tama rin naman siya. Halos lahat ng kanyang paghihirap at pagtsatsaga at iyak ay naroon sa opisinang yon. Kahit na mag-asawa na sila, mas gusto pa rin ni Elsie na magsama pa rin sila ng normal at walang boundary sa pagitan niya at ng kanilang mga empleyado. Dahil sa mukhang hindi rin naman mapipilit ni Troy ang asawa, ay sumang-ayon na lamang siya. Kung yan ang gusto mo, aking Reyna, wala akong magagawa. Basta para sa'yo, okay ako doon. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Reyna. Thank you, hon. I love you. Sabi niya. I love you too. Malambing na sagot naman ni Troy. Ilang buwan na rin silang nagsasama bilang mag-asawa at nakaka-adjust na rin naman sila sa opisina ni Elsie. You're hiring a new secretary? Tanong ni Elsie sa kanyang asawa na si Troy. Tumugon naman kaagad ang kanyang asawa. Yes, mag-resign na kasi si Janice, so I need a new one. Sagot niya. Umupo naman sandali si Elsie doon sa may couch ng opisina ni Troy. Okay, may napili ka na ba? Tanong niya sa asawa. Actually, yes. Ito, si Carla. Okay ba siya sa'yo? Sagot naman ni Troy at saka ipinakita kay Elise ang hawak na resume ng napili niyang bagong sekretarya. Mukhang okay naman. Kailan ang interview mo? Sagot naman ni Elsie. Pinapareport ko na siya ngayon para makahabol na sa susunod nating agenda. Sabi naman ni Troy. Tumayo na rin si Elsie at nagpaalam sa asawa. Okay, just inform me na lang kapag nariyan na siya. May tatapusin lang ako sa office. Sabi niya at saka hinalikan niya sa lobby si Troy. Okay, hon, I love you. Tugon naman ni Troy. Nang sumunod na araw ay nakapagsimula na rin sa trabaho ang bagong sekretarya ni Troy. Lahat ng mga kalalakihan doon na empleyado ay napapahanga naman sa angking ganda at kaseksihan ni Carla. Nang makita ni Elsie si Carla ay nilapitan niya ito kaagad. Carla, anong schedule ngayon ni Troy? Tanong niya sa babae. Tinignan naman ni Carla ang daladalang logbook at doon sinek ang schedule nila ngayon ng kanyang boss na si Troy. May lunch meeting po sila with Mr. Cruz at dinner meeting naman po with Miss Cynthia. Mga clients po natin from Hong Kong. Magalang na tugon ni Carla. Okay, thank you. Nakangiting sagot naman ni Elsie. Maya-maya pa ay dumating na rin si Troy doon para yayain sana si Carla na umalis. Carla, let's go. Sabi ni Troy kay Carla. Humabol naman si Elsie. Han, wait! Sama ako! Aniya. Ngunit hindi na rin siya pinayagan ng asawa dahil ang rason niya ay walang maiiwan doon sa opisina. Okay lang, Han. Kahit kami na lang ni Carla, para may maiwan din sa atin dito sa opisina. Alam mo na, kaya na namin to. Pino-order na rin kita ng lunch po dito kay Carla. Ipahintay na lang natin sa guard, okay? I love you. Sabi niya sabay halik sa lobby ni Elsie. Nalungkot naman ang mukha ng babae dahil sa hindi pagbayag ni Troy at saka sumagot. Oh, okay, sabi mo eh. I love you, ingat kayo ha. Wika niya. Nang papasok na sana sa office si Elsie, sinalubong naman siya ni Faye. Hi, Ma'am Elsie. Nag-lunch na po kayo? Tanong niya kay Elsie at saka sinabayan na rin ito sa paglalakad. Hindi pa eh. Sabay tayo? Sagot naman ni Elsie. Okay lang po ba? Tanong naman ni Faye. Actually, na-miss ko yun. Tara na. Wika ni Elsie at saka maghahawak na ng kamay na nagtungo roon sa rooftop. Let's go. Sagot naman ni Faye. Habang kumakain ay napapatitig naman si Faye kay Elsie. Miss Elsie. Tawag niya habang umunguya. Kumunot naman ang noon ni Elsie at saka sumagot. Elsie na lang kapag tayo na lang dalawa.
Sabi pa ni Elsie, palibhasa ay si Faye yung pinakamatalik niyang kaibigan doon kaya naiilang siya kapag itong tumatawag ng mom sa kanya. Ano ba nakakahiya naman? Baka sabihin mo, sinasamantala kong kabaitan mo. Sagot naman ni Faye. Kailan ba naman kita pinag-isipan ng ganon? Ikaw talaga. Sabi pa ni Elsie. Maya-maya pa ay sinabi na ni Faye ang kanyang napapansin lately sa bago nilang sekretarya na si Carla. Anyway, Elsie, hindi ko bet yung bagong sekretarya. Aniya kay Elsie. Nagtaka naman ito. Si Carla? Bakit naman? Taas kilay niyang tanong. Wala lang, feel ko lang parang malapi at Nicole din. Sabi naman ni Faye. Nasabi niya ito siguro dahil sa laging maiiksing damit na sinusuot ni Carla at mailap din ito sa mga babae. Ngunit pagdating naman sa mga kalalakihan ay masigla at pabilis. Ikaw talaga, baka naman namimiss mo lang yung dalawa kaya ka nagkakaganyan. Biro naman ni Elsie sa kay Faye. Hindi oh. You know my instinct, girl, never pa ako nagkamali. Pagsisiguro ni Faye. Napailing na lamang si Elsie sa sinabing iyon ni Faye. Alam niya na mababiro talaga si Faye. Ngunit pagdating sa instinct ay tila doon hindi talaga pumapalya ang kaibigan. Hanggang sa makauwi ay yun pa rin ang iniisip ni Elsie. Hindi na dapat niya yun papansinin at babaliwalain na lamang, ngunit bigla na lamang din siyang nagduda. Sadyang mabilis makasali ng negativity si Faye kaya kahit ayaw niyang maniwala sa paratang ng kaibigan ay tila napako na nga ito sa kanyang isipan. Honey, how's the meeting? Hindi na kayo bumalik ng office ah? Tanong ni Elsie kay Troy habang nakahiga sa matipunong dibdib nito. Napatagal kasi ang meeting nung lunch kaya afternoon dumiretso na kami sa isa pang resto para tagpuin naman namin si Cynthia. Sagot naman ni Troy. Ilang segundo rin silang natahimik. Muli naisipan namang gawing topic ni Elsie si Carla. Ang sipag ng bagong secretary ano? Sabi ni Elsie sa asawa. Napayuko naman si Troy upang tingnan ang asawa. Si Carla? Oo. I really like her performance. At saka alam mo ba, marunong pala siyang mag-Mandarin? Ang dami niyang alam na lingwahe. Nakakabilib. Sagot nito. Tila nabuhayan naman siya nung si Carla nang pinag-uusapan. Talaga? Ang galing naman. Sagot naman ni Elsie. Oo nga eh. Mabuti na lang at siyang napili ko. Ang bilis pati magtrabaho. Basta, ang galing niya. Papuri naman ni Troy kay Carla. Natahimik naman sandali si Elsie. Tila sa parting yun ay nakaramdam siya ng kaunting selos. Napansin naman kaagad ito ni Troy kaya nag-usisa ang lalaki. Oh, bakit ka naman natahimik dyan? Malumanay na tanong ng asawa. Para hindi mahalata na nagsiselos ay nagdahilan na lamang siya. I'm listening to you. Sabi niya sa malamig na boses, napangisi naman si Troy. Nagsiselos ka ba? Tanong niya sa asawa at saka iniangat ang mukha nito sa kanya. Ako? Magsiselos? Bakit naman? Wala naman akong dapat ipagselos, diba? Sagot naman ni Elsie. Of course, dahil sa lahat ng magaling, ikaw ang pinaka. Nakangiting sagot naman ni Troy sa kanya. I love you, honey. Dugtong pa niya at saka sumagot na rin si Elsie. I love you too. Sagot niya at doon ay muling may nangyari sa kanila. Ayaw na ma-stress ni Elsie sa kaiisip kaya hindi na lamang niya inintindi pa ang instinct ni Faye at kinalimutan na lamang yon dahil malaking tiwala niya sa kanyang asawang si Troy. Makalipas ang ilang linggo ay masaya namang ibinalita ni Elsie sa kanyang asawang si Troy. Honey, may sorpresa ako sa'yo! Sabi nito sa asawa habang nakatago ang kanyang dalawang kamay sa kanyang likuran na animoy may itinatago. Na-curious naman si Troy at saka nagtanong, "What is it?" Tanong ni Troy. Masaya namang kumandong sa kanyang hita ang asawa at saka inilabas na mula sa kanyang likuran ang kanyang itinatago. "Buntis ako!" Masaya niyang sabi at saka ipinakita kay Troy ang hawak-hawak na pregnancy test. "Talaga? Totoo?" Hindi naman makapaniwalang sabi ni Troy. Tila siya na nga ang pinakamasaya sa lahat ngayon na magiging ama na siya. Yes! Magiging daddy ka na! Maluha-luha namang sabi ni Elsie. Niyakap siya ng mahigpit ni Troy at saka muling hinawakan ang mukha ng asawa.
What a good news! I love you! Mangiyak-ngiyak na sabi ni Troy sabay halik sa mga labi ni Elsie. I'm so happy, honey! Dagdag pa niya na talagang walang mapagsidla ng tuwa. Lalo na ako, sabi naman ni Elsie. May 3 linggo na rin buhat ng mangyari iyong magandang blessing na nangyari sa mag-asawa. Ngayon na tila magiging isang buong pamilya na talaga sila at kailangan na rin na mas maging maingat na ngayon si Elsie sa kanyang bawat kilos at mga kinakain. Han, may pupuntahan lang kaming lunch meeting ni Carla. Paalam ni Troy sa asawa. Nagtaka naman si Elsie dahil tila biglaan naman lata ang lakad nilang yon. Ha? Huh? Meeting ulit? Saan? Parang biglaan naman yata. Sunod-sunod na tanong naman ni Elsie. Sa Tagaytay. Oo, Han. Urgent daw eh. New client? Sagot naman ni Troy na tila nagmamadali. Ah, okay. Hindi ba ako pwedeng sumama? Tanong naman ni Elsie. Pinipilit niyang maging kalmado dahil bawal siyang ma-stress. Bumabalik na naman kasi sa kanyang isipan ang instinct ni Faye kaya hindi niya pigilang magduda. Han, hindi ba sabi ng doktor na huwag ka munang bumiyahe ng matagal para kay baby? Gustuhin ko man pero yung baby natin ang iniisip ko. Kaya hayaan mo na lang muna sa amin to ni Carla, kaya na namin to. Sabi naman ni Troy. Sumimangot naman si Elsie at saka sumagot. Okay, honey. Tatawag ka ha. At sakto rin pala. May appointment din ako after lunch. Mag-iingat kayo ha. Sabi naman ni Elsie. Sure, honey. I love you. Wika naman ni Troy at saka hinalikan na muli si Elsie. I love you too. Dagdag niya. May kung ano sa loob ni Elsie na para bang nag-uudyok sa kanya na mangamba. Ngunit patuloy lamang niya itong nilabanan dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang asawa na hindi nito magagawang mambabae at lokohin siya. Lalo pa ngayon na magkakaroon na sila ng anak kaya binara niya na sa kanyang isipan ang pagdududa at pangamba. Bago naman magsimula ang appointment meeting ni Elsie, ay aligaga siyang hinahanap yung important files na gagamitin niya sa meeting. Hinanap niya ito sa buong opisina niya, maging sa opisina ni Troy ngunit wala talagang pagkakitaan. Naisip niya na baka naiwan niya ito sa kondo kaya nagdesisyon siya na bumalik doon upang hanapin ang files. Nakita naman siya ni Faye kaya nilapitan siya nito. Miss Elsie, saan ka pupunta? Akala ko may appointment ka. Ah, may nakalimutan lang ako sa bahay. Babalikan ko lang ha. Babalik din ako kaagad. Sabi ni Elsie kay Faye. Okay, ingat ka. Wika naman ni Faye kay Elsie. Thank you. Pahabol ng babae. Hindi na siya nagpahatid sa carpool bagkos ay siya na lamang ang nagmaneho mag-isa patungo sa kanilang kondo ni Troy. San ko kaya napalagay yung files na yon? Sana nasa table lang. Importante pa naman yon. Mahinang sabi ni Elsie sa kanyang sarili. Nang makarating doon si Elsie ay napansin naman niya ang sasakyan ni Troy nung magpapark na siya. Doon ay nagsimulang kutuban si Elsie. Ang paalam ng asawa ay nasa Tagaytay ito ngunit nagtataka siya kung bakit narito ang sasakyan ni Troy. Alam niyang ito ang sasakyan na gamit ni Troy kaya hindi siya maaaring magkamali. Dali-dali siyang nagpunta sa kanilang unit ngunit tila nanginginig ang kanyang tuhod at mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang hiling lang niya ngayon ay sana mali ang kanyang hinala dahil sigurado siyang hindi niya kakayanin kung ano man ang matutuklasan niya. Nang makarating na siya sa harap ng pintuan ng kanilang suite, ay doon na narinig ni Elsie ang tila paglalampungan ng babae at lalaki na nasa loob nito. Sir, may kiliti po ako dyan, sabi pa ng babae. Pamilyar ang boses na yon kay Elsie. Hindi pa rin niya magawang buksan ang pinto dahil tila may pumipigil pa rin sa kanya. Nang nagsalita na ang lalaki, ay doon na bumagsak ang balikat ni Elsie. Dito ba? Tanong ng lalaki sa babae. Opo, pero sige, ituloy niyo lang. Maarteng sagot naman ng babae na tila gustong gusto naman ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Doon ay tuluyan na ngang tumulo ang mga luha ni Elsie. Sigurado siyang ang nagmamayari ng mga boses na yon ay sina Carla at ang asawa niyang si Troy. Nilakasan pa niya ang loob niya. Pumasok na siya sa loob dahil gusto na rin niyang matapos ang kanyang mga pagdududa. Pagkapasok niya, ay doon na bumungad sa kanya sina Carla at Troy na kasalukuyang naghahalikan sa kanilang sofa.
Troy? Utal na sabi ni Elsie sa garalgal na boses. Napabalikwas ang dalawa at saka parehas na napatingin kay Elsie. Mabilis namang tumayo si Carla. Elsie, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Troy. Anong ginagawa niyo? Akala ko nasa Tagaytay kayo. Maraming tanong ni Elsie. Pigil-pigil niya ang kanyang galit dahil anumang oras sa tagpong yon ay maaari nang sumabog ang kanyang damdamin na matagal niya nang kinikimkim. Lumapit naman kaagad sa kanya si Troy upang magpaliwanag. Honey, please, let me explain. Sabi niya. Subalit, ang paningin ni Elsie nakapako na lamang kay Carla. Walang hiya ka. Napakarumi mong babae. Mariin niyang sabi kay Carla. Doon na hindi na nga nakapagpigil pa si Elsie kaya sinugod niya na si Carla upang saktan nito. Walang hiya ka. Sigaw ni Elsie. Awat-awat naman siya ni Troy dahil ang inaalala nito ay ang kalagayan ni Elsie dahil nagdadalang tao ito. Elsie, no! Carla, just leave! Sigaw naman ni Troy habang inaawat ang asawa. Lumaban na rin si Carla tila lumalabas ng tunay na kulay. Pitawan mo ako! Losyang ka na kasi kaya ka pinagpalit ng asawa mo! Panlalait pa ng babae kay Elsie. Lalo namang nandisi kumamata ni Elsie at akmang susunggaban pa ang buhok ni Carla. How dare you! Sigaw niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naitulak ni Carla si Elsie at masama at malakas ang pagkakabagsak nito. Napasigaw na lamang ng malakas si Elsie. Nanlaki naman ang mga mata ni Troy at mabilis na sinaklolohan ng asawa. Galit na galit naman ito kay Carla dahil sa ginawa sa asawa. Elsie! Damn, lumahis ka na rito, Carla! Get out! Malakas na sabi ni Troy. Umalma naman ang babae. Akala ko ba akong gusto mo? Maluhaluhag tanong ni Carla. Sinagot naman ito ni Troy ng may panggigigil. I don't love you, just get out! Sabi niya. Sa pagkasabing iyon ay umalis na rin si Carla ng sawi at luhaan. Hawak-hawak naman ni Troy ang kanyang asawa na punong-puno ng pag-aalala. Napatingin siya sa bandang puwetan ni Elsie at doon ay nakita niyang dumadaloy ang dugo. Elsie? Oh my God, you're bleeding! Sabi ni Troy. Hinawakan naman iyon ni Elsie at saka lalong umiyak nang makita ang dugo sa kanyang mga kamay. Ang anak ko! Ang anak ko! Pagsusumamo ni Elsie. Tila nawawala na nga rin siya sa kanyang sarili sa mga oras na yon. Maging si Troy ay hindi na rin malaman ang kanyang gagawin. I'll take you to the hospital. Sabi ni Troy at saka binuhat na si Elsie patungo sa kanyang kotse. Magwalang hiya kayo! Patuloy pa rin ang galit ni Elsie sa dalawa hanggang sa makarating na sila sa ospital. Ilang oras din ang lumipas ang maturukan si Elsie ng pampakalma ay lumabas na rin ang doktor sa silid. Kaagad itong hinanap si Troy upang sabihin ang masamang balita. Sir Troy, I'm sorry to say, pero hindi namin nasalba ang buhay ng anak ninyo. Pagtatapat ng doktor. Nalaglag naman ang pangat balikat ni Troy sa narinig. Tila otomatikong nanghina ang buo niyang sistema at pilit pa rin inuunawa ang sinabing iyon ng doktor. What? Anong sabi mo? Tanong ni Troy sa doktor. Marahil ay malakas ang pagkabagsak niya kaya naging malakas ang impact noon sa bata. I'm very sorry. We tried our best. Muling paliwanag ng doktor. Nagdilim ang buong mundo ni Troy. Paulit-ulit niyang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa kanyang nagawa sa kanyang asawa. Aminado siyang siyang dahilan kung bakit nangyari ito sa kanila. Pati damdamin ng kanyang asawa ni si Elsie ay nasaktan niya. Ngayon ay hindi niya alam kung paano ito sasabihin kay Elsie. Alam niyang sa oras na maimulat nito ang kanyang mga mata, ay ang anak kaagad nila ang hahanapin ito. Nang mailipat na si Elsie sa recovery room ay nagkaroon na rin ito ng malay. Lumapit kaagad siya sa asawa at tama nga ang iniisip niya na anak kaagad nila ang hahanapin ito. Troy, kamustang bata? Kamustang anak natin? Mga tanong ni Elsie na hindi alam ni Troy kung paano sasagutin. Huminga muna siya ng malalim at saka humugot ng lakas ng loob. Wala na. Wala na siya, Elsie. Wala ng anak natin. Naiyak na sabi ni Troy sa kanyang asawa. Nakayupo ito at hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa.
Doon ay muling nagsumiklap ang damdamin ni Elsie. Hindi niya kaya. Hindi niya talaga matatanggap. Lalong umusbong ang kanyang galit kina Troy at Carla dahil silang naging dahilan kung bakit nawala ang batang matagal niya nang dinadasal. Ano? Anong sabi mo? Hindi. Hindi maaari to. Hindi ako makakapayag. Yung anak ko! Galit na sabi ni Elsie sa kanyang asawa. Muling nagsumamo si Troy. Kulang na lamang ay lumuhod siya para lang humingi ng tawad sa kanyang asawa. Kahit na alam niyang hindi siya basta-bastang mapapatawad nito, ay handa siyang gawin ang lahat, tanggapin lang nito ang pagsusumamo sa kanya ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, Elsie. Please forgive me. Umiiyak na sabi ni Troy. Muling tinitigan ni Elsie ang kanyang asawa. Paano mo nagawa sa akin yan? Paano mo yun nagawa, Troy? Ano bang nagawa kong mali? San ba ako nagkulang? Nagbabago na bang itsura ko? Nagsasawa ka na ba sa akin? Bakit hindi mo sabihin? Pwede naman nating pag-usapan kung may problema. Sa kagagawan yung dalawa, nadamay pati ang anak ko. Hindi kita mapapatawad. Ayaw na kitang maging parte ng buhay ko. Maghiwalay na tayo. Umiiyak na sabi ni Elsie. Kahit paanong gawin ni Troy ay tila hindi niya na makakamit pa ang pagpapatawad na magmumula sa kanyang asawang si Elsie. Elsie, please. Don't do this to me. Babawi ako. Please, mas kailangan kita ngayon. Mas kailangan natin ang isa't isa natin ngayon, hon. Please. Muling pagmamakaawa ni Troy. Subalit parang wala na talagang pag-asa. Galit na galit si Elsie at hindi matanggap ang pangyayari. Umalis ka na. Umalis ka na at ayaw na kitang makita pa. Sigaw ni Elsie sa kanyang asawa. Please. Sa huling pagkakataon ay muling nagmakaawa si Troy. Umalis ka na. Ngunit ayaw talagang makita pa ng babae kaya umalis na lamang si Troy na punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso at kalooban. Naiwan na roon si Elsie na humahagulhol pa rin sa pag-iyak. Nakahawak siya sa kanyang tiyan at sinisisi rin ang kanyang sarili. Sa isip niya ay sana pala'y hinayaan na lamang niya ang kutob niya. Sana pala'y binaliwala na lamang niya iyon at mas inisip na lamang ang kanyang anak. Ngunit nangyari na ang nangyari. Nawala na ang bata kaya ang tanging magagawa na lamang nila ngayon ay ang tanggapin ang pangyayari. Anak ko, Diyos ko, bakit niya kinuha ka agad ang anak ko? Umiyak na sabi ni Elise sa kanyang sarili habang nakatulugan niya na ito. Samantala, lumipas ang ilang araw ay wala na ng Elsie at Carla na lumitaw sa opisina. Napansin naman ito kaagad ni na Faye dahil maging ang tawag niya ay hindi na sinasagot ni Elsie. Miss Lani, ilang araw nang wala si Ma'am Elsie? Wala na rin yung bagong sekretarya. Lagi na rin nakasimangot si Boss, may problema kaya? Hindi ko rin makontak si Ma'am Elsie eh. Hindi ko rin alam eh, Diyos ko. Akala ko naman ay magtutuloy-tuloy ng pagiging maamong tupa ni Sir. Sagot naman ni Lani. Narinig naman ni Troy na tila muling bumabalik sa dati nitong pag-uugali. Anong pinagchichismasan niyo dyan? Go back to work? Sigaw niya kina Lani at Faye. Sorry, boss. Paumanhin naman ang dalawa tsaka bumalik na sa trabaho. Dahil sa mga mapait na nangyari kay Elsie ay hindi na siya bumalik sa kumpanya at bumalik na sa kanilang probinsya. Gusto na rin niyang makalimutan si Troy na nagdulot sa kanya ng labis na sakit at kirot sa kanyang puso. Bumalik siya sa kanilang maliit na isla sa Davao. Nasabihan na rin naman ni Elsie kaagad ang kanyang tia Mercy na solo na rin sa buhay kaya bukal ang loob nitong tinanggap ang pamangkin. Pansamantala lang naman ho rito, tia. Masyado na akong sinaktan ng Maynila kaya naisipan kong bumalik na lang dito sa probinsya natin. Maluhaluhang kwento pa ni Elsie sa kanyang tia Mercy. Tinapik-tapik naman ang matandang likod ng pamangkin. Alam kong makakaya mo yan, Elsie. Malakas ka at matibay. At higit sa lahat ay positibo. At saka nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Sabi pa ng ginang. Salamat po, Tia Mercy. Sagot naman ni Elsie. Walang anuman. At saka sa akin ka naman talaga ibinili ng yumaong mong ina kaya nararapat lang natuparin ko yon. Para sa kanya dahil responsibilidad na kita ngayon.
dugtong pa ni Tia Mercy. Gumiti na lamang si Elsie at saka niyakap ang kanyang tiya. Habang lumilipas ang mga araw ay napansin naman ni Tia Mercy na napapadalas ang pagsama ng pakiramdam ng pamangkin at pagsusuka. Elsie, ayos ka lang ba? Napapansin ko nitong nakaraang araw ay laging sumasama ang pakiramdam mo. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Nag-aalala ang tanong ni Tia Mercy. Sumang-ayon na rin naman si Elsie dahil talagang nahihirapan na rin siya at nangihina. Mabuti pa nga ho, Tia. Nangihina na ho ako sa kakasuka eh. Hindi ko rin ho alam ang nararamdaman ko. Nangihina niyang sabi sa matanda. Nang naroon na sila sa ospital at matapos ang mga isinagawang test sa dalaga ay inilahad na ng doktor ang resulta. Miss Elsie, ayon po sa findings at ilang tests na isinagawa sa inyo ay nagdadalang tao po kayo. Paliwanag ng doktor at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Ikinagulat naman ito ng magtiya lalong-lalo na si Elsie. Po? Paano po nangyari yon? Nakunan po ako at wala na po yung bata sa sinapupunan ko. Tanong ni Elsie sa doktor. Inumpisahan na rin ng doktor ang kanyang mga paliwanag kung paano nga nangyari na nagdadalang tao pa rin si Elsie. Sa pakiwari ko po ay kambalang anak ninyo at isa ho itong himala na matatag pa rin nakakapit yung isa sa sinapupunan ninyo. This is rare at maging ako ay hindi makapaniwala. Kaya ngayon, mas kailangan nyo pong mas maging maingat sa inyong mga ikinikilos at kinakain para maging healthy ang pagbubuntis ninyo. Paliwanag ng doktor. Napaawang ang mga labi ni Elsie habang pinapakinggan ang paliwanag na iyon. Ano mang himalang nangyari ay tila nabuhayan naman siya ng loob na matutuloy na talaga ang pagiging isa niyang ina. Hanggang sa makauwi sila, hindi pa rin makapaniwala si Elsie. Hindi ako makapaniwala, Tia. Napaka-imposible pero isa itong himala. Sabi ni Elsie sa kanyang tiyahin. Papalakihin ko siya ng maayos, Tia. Isa siyang biyaya at himala. Dagdag niya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Oo, pamangkin. Magtutulungan tayo. Ang ha pala, Elsie. Ipapaalam mo pa ba yan kay Troy? Tanong naman ni Tia Mercy. Simula nung araw na nahuli ko sila ng babae niya. Na silang dahilan ng pagkawala ng isa sa kambal. Kinalimutan ko na siya. Hindi ko siya mapapatawad, Tia. At wala na siyang pakialam sa amin ng anak ko. Marie niyang sabi. Nauunawaan ko, Elsie. Nauunawaan kita. At ito na lamang na isagot sa kanya ng kanyang tiya. Makalipas ang 6 na taon ay naroon pa rin si na Elsie at ang kanyang 6 na taong gulang na anak na babae na si Miracle. Miracle ang ipinangalan niya rito dahil isang himala ang pagdating ng bata sa kanyang buhay. Nanay, kailangan daw pong pumunta ng parents bukas sa school. Sabik na sabi ni Miracle sa kanyang ina. Bakit daw anak ko? Tanong naman ni Elsie habang abala sa pagluluto. May papasalamatan daw po kaming isang organisasyon na nag-donate po ng lamesa at upuan sa bawat classroom namin. Paliwanag naman ang bata. Aba, maganda yan. O sige, pupunta ako. Nakangiting sagot naman ni Elsie na ikinatuwa naman ang bata. Kinaumagahan ay naroon na nga mga bisita sa unahan at nakaupo. Muntik pa nga silang maliit dahil hinanap pa ni Miracle ang katuwang na medyas na gagamitin niya para sa kanilang performance. Nanay, dito po ang parents. Hila-hila ni Miracle ang kanyang ina doon sa kanyang upuan. Nakahiwalay naman si Miracle dahil silang susunod na sasayaw. Okay anak, sabi naman ni Elsie. Doon lang po ako ah, dahil magpe-perform din po ako. Wika naman ang bata at kaagad namang sumagot si Elsie. Oh sige anak, good luck ha, sabi niya. Thank you nay, sagot naman ang bata. Nang matapos ang kanilang performance ay susunod naman ang pagsasalita at pagbibigay ng mensahe ng mga panauhin kabilang si Elsie na PTA president sa buong school. Hi Miss Elsie, maaari po ba namin kayong imbitahan sa entablado? Dahil kayo pong PTA president, hihingan lang po namin kayo ng short message. Mahinang sabi ng isang guro kay Elsie at nilapitan pa ito sa kanyang kinauupuan. Hindi naman ang dalawang isip si Elsie at saka sumagot. Ah, ganun po ba? O sige po, sabi niya. At sa entablado ay babanggitin na rin ang principal ang pangalan ni Elsie. Inayos niya ang kanyang sarili. Hindi pa niya nakikita at nalalaman kung sino ang sponsors dahil nakatalikod ang mga ito na nakaupo sa unahan.
And now, may we call on Ms. Elsie Gomez, our PTA President, for her short message. Sabi ng principal, at doon ay tuluyan na ngang umakyat ng entablado si Elsie. Nang mabanggit pa nga ang pangalan niya ay kinutuban na sina Troy at Faye. Sila ang sponsors ng eskwelahan. Hindi ito alam ni Elsie dahil iniba ni Troy ang pangalan ng kanilang organisasyon. Nang nakatayo na si Elsie sa entablado ay doon tila napako na ang kanyang buong sistema nang malaman at makitang sina Troy ang nandoon. Troy, nauutal niyang sabi. Elsie? Mahina namang banggit ni Troy. At dahil ayaw pa lamang ni Elsie sa pagkakataon na yon, ay binaliwala na lamang niya ang mga ito. Good morning. Good morning sa lahat. I'm Elsie Gomez, your president. Gusto ko lang magpaabot ng aking pasasalamat sa ating mga sponsors na nag-donate ng lamesa at upuan para sa ating mga estudyante. Malaking tulong po ito. Salamat po. Ito na lamang ang nasabi ni Elsie at saka nagmadali ng bumaba ng hagdan. Kinuha niya kaagad ang kamay ng kanyang anak. Miracle, hali ka na. Nagmamadali niya sabi kay Miracle. Gulong-gulo naman ang bata at parang walang ideya sa nangyayari. Pero na, hindi pa po tapos. Sambit ng bata habang mabilis na naglalakad palabas ng eskwelahan. Sabi ko, tayo na. Mariin namang sabi ni Elsie sa anak. Hindi pa man sila nakakatayo ay nasundan na sila kaagad ni Troy at Faye. Elsie! Tawag ni Troy. Sandali naman silang napahinto sa paglalakad. Yung sponsor nanay, tawag po kayo ng isang sponsor. Sabi naman ni Miracle na nakatingin kay Troy. Sakto naman at naroon si Tia Mercy. Tia, maaari niyo bang isama muna pa uwi itong si Miracle? Pakiusap ni Elsie sa kanyang tiyahin. Sige, halika na Miracle. Sagot naman ng matanda. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Troy at doon ay kinumpronta si Elsie tungkol sa batang kasama niya. Elsie, anak mo? Nang makalipas ang 5 taon ay muling nakita si ni Elsie at Troy sa isang paaralan sa probinsya, napatingin si Troy sa batang babae na kasakasama ni Elsie. Oo, anak ko. Matapang nasagot naman ang babae. Hindi na nga siya kinumusta ni Troy dahil ang paningin nito ay nakapirmi lamang sa bata. Nakunang ka, diba? Ang bilis mo namang palang makamove on, sabi ni Troy. Sa isip ni Elsie ay talagang hindi na nagbagong ugali ni Troy na magagalitin at mainitin ang ulo, katulad na lamang noong amo pa niya ito sa kanilang dating kumpanya. Ngunit nananatiling manhid at mapagmatigas si Elsie dahil kahit naaawa siya sa bata na walang nakilalang ama, ay hindi pa rin mawala sa isip at puso niya ang ginawa nito sa kanya ilang taon na ang nakararaan. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Troy. Wala na akong pakialam. Mariing sabi ni Elsie. Tatalikod na sana si Elsie na hawakan ni Troy ng mahigpit ang braso niya. Ilang buwan? O ilang linggo? Isang linggo? Ha? O baka naman habang tayo ay nagpapaligaw ka na talaga at nang maghiwalay tayo at nakunang ka, ay nagpagalaw ka na rin sa iba. Pagdidiin niya kay Elsie. Wala na rin pinalampas pa si Elsie sa mga natitira pang salita at pinakawalan niya na kaagad ang isang malakas na sampal sa pisngi ng dati niyang nobyo. How dare you? How dare you say that to me? Kahit kailan, saksi ang Diyos. Hindi kita niloko. Wala akong ibang lalaking minahal maliban sa'yo. Kaya kung anumang kabulustugan at kawalanggiaan ang ginawa mo 5 years ago, huwag mong ipasa sa akin. Namumulang mga mata ni Elsie sa galit at sama ng loob na nakatitig pa sa mga mata ni Troy. Simula ng tagpong yon ay hindi na rin umalis doon si Troy. Muli niyang sinuyo si Elsie dahil para sa kanya ay ito naman talaga ang dapat. Ngunit tila talagang matigas ng puso ni Elsie, lalo pa kapag naaalala niyang mga ginawa sa kanya ni Troy. Pero magpaganon pa man, ama pa rin si Troy ng kanyang anak. Halos ilang buwan nang nandoon si Troy para lamang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang mag-ina at muli siyang tanggapin ang mga ito. Doon din nalaman ni Troy na sa kanya nga ang bata at nalaman ang tunay na nangyari ng madulas sa kanyang salita si Tia Mercy. Elsie, mahal na mahal kita. Handa akong isakripisyo sa inyo ang aking anak ang lahat-lahat. Bumalik lang kayo sa akin. Nagkamali ako. Nagkasala ako.
Pero pinagsisisihan ko na yun sa Diyos. Halos gabi-gabi ako dinadalaw ng mga nagawa ko sa aking panaginip. Elsie, please. Hindi na mauulit yun. Mahal na mahal kita. Pagsusumamo pa ni Troy. Nakita naman ni Elsie ang pagsisikap nito na muling makuha ang loob nila ng anak niya. At kahit na nakagawa ito ng mali, ay ama pa rin nito ng kanyang anak. At isa pa ay, mahal na mahal pa rin niya si Troy kahit pagbaligtarin man ang mundo. Siguro ito naman talaga ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kahit ilang taon kayo nagkawalay, kahit mapait man ang iyong nakaraan, kung mahal niyo talaga ang isa't isa, babalik at babalik pa rin kayo sa bawat isa at mangingibabaw ang pagpapatawaran. Sobrang nagalit ako sa iyo pero mas lamang pa rin ang pagmamahal ko sa iyo. Napapangiti na nga lang ako minsan sa tuwing maiisip ko ang mga nangyari. Baka nga kaya tayo pinagtagpo ulit dahil tayo talagang nakatadana para sa isa't isa. Kailangan lang nating matuto at pagsisihan ang mga nagawa natin bago bigyan ng pagkakataon na makapagsimula ulit. Kaya Troy, oo, pinapatawad kita. Hindi mo lang naman kasalanan yung nangyari. Kasalanan ko rin yan. Magsimula tayo ulit. Tuluyan nang napatawad ni Elsie ang kanyang asawa. At sa pangalawang pagkakataon ay naikasal muli sila at nagsimula ng panibagong buhay bilang isang buong pamilya kasama ang kanilang cute na anak na si Miracle. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!